magkaroon ng quiet time. Ang sabi sa James 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Pansinin ninyo ang mga tao sa paligid. Kahit sa ang mesa sa restaurant, may apat na taong nakaupo, pero lahat ay nagte-text sa iba't ibang tao. Ayan na ang generation ngayon. Yun bang kahit gutom na kayo, hindi kayo makakakain hanggat hindi nyo napipicturan yung mga pagkain ninyo. Silang magkakatabi ay hindi nag-uusap. Kaya may maganda at hindi magandang epekto rin ang mga gadgets sa panahong ito. Katulad nga ng ating example, nasa isang restaurant sila, magkakaharap, pero may kanya-kanyang kausap sa kanilang mga telepono. Doon sila sa mga malalayo nakikipag-usap samantalang ito ang kanilang mga kaharap. Kaya may mga matitinong ina na, for example, nagbabakasyon yung kanilang tatay na nagtatrabaho sa abroad, bawal mag-text ang kanilang mga anak. At sasabing, habang nandito ang ama ninyo, ang tatay ninyo, dalawang linggo lang naman yan, or for example, isang buwan, dalawang buwan, huwag muna kayong mag-text. Huwag kayong maglaro ng computer, huwag kayong Facebook ng Facebook, o kaya TikTok ng TikTok. Ang asikasuhin ninyo ay makapagkwentuhan kayo sa inyong tatay. Kasi saglit lang naman siya sa bahay ninyo. Dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Form a relationship, a friendship to your parents. Kasi nga, dahil yung nasa malayo ang kausap, yung nasa malapit ay hindi na pinapansin. Ganyan din ang institutionalized religions. Kung ano-ano ang ipinapagawa para kausapin ang Diyos, pero walang oras para mapag-isa. Yun bang one-on-one conversation sa Panginoon? Walang oras para sa kanilang own devotions o sa kanilang own reflections. Kailangan nating muling matutunan doing nothing once in a while. Because by doing nothing, sometimes we position ourselves to be able to do other great things. Hindi kailangang laging pinupuno natin yung ating mga times of aloneness with entertainment. And when you are alone, hindi mo kailangang maging malungkot. Enjoy yourself. Enjoy your own company. Kailangan natin maging reacquainted sa ating mga sarili. Minsan kasi may mga taong hindi sila nag-e-enjoy kapag sila ay mag-isa. Kailangan lagi silang may kasama. Yung iba pa nga, laging may shot puno o tumutoma. Kailangan tayong muling makipagkaibigan o makipagmabutihan sa ating sarili. Hindi kailangang malungkot ka dahil walang ibang tao sapagkat ikaw man ay maaari mong malasap ang kagandahan ng pakikitungo sa iyong sarili para madiscover mo ulit, ah, gusto ko pala ito. Ah, okay lang pala sa akin kahit wala akong kasama. Ah, kaya ko palang lumabas kahit ako lang mag-isa. Try ko kayang manood ng sine, baka pwede naman kahit mag-isa lang ako. O kaya kumain sa mga restaurant nang kayo lang mag-isa. No man is an island, pero may mga bagay na at some point, kailangan gawin mong mag-isa. At kapag napapractice mo yan, madidiscover mo na na-e-enjoy mo naman pala. And sometimes, it is in our aloneness and quietness that we will hear the silent voice of God. Lalo na sa panahong ito na ang gulo-gulo ng mundo, ang dami-dami nang nangyayari sa social media, nakakalimutan na natin na bigyan ng oras ang ating sarili na mag-isip, mag-recharge, magpahinga, dahil nga ang taas na ng bilihin, ang inflation, grabe na. Ang mga tao, work, 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 work.
trabaho, 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 na hindi na napapansin na bigyan ng oras yung kanilang mga aging na mga magulang na may dinadamdam na pala pero dahil ayaw makaabala sa anak or ayaw maging pabigat, hindi na lang nila sinasabi yung kanilang mga nararamdaman. Kaya tayo bilang kasama sa bahay, kung may kasama tayong magulang, anak, pamangkin, kahit yung ating mga pets, dapat sinicheck din natin sila. Bigyan natin sila ng time, bigyan natin sila ng oras, kumustahin natin. How are you, mother? How are you, father? How are you, baby? Pamangkin, brother, sister, yung mga dogs ba nakakakain ng tama? Nakakainom ba? Hydrated ba sila? O kaya napacheck up ba si mommy or si daddy? Na-deworm ba ang mga dogs? May anti-rabies ba yung mga yan? O bunso, nakapag-tuition ka na ba? O kaya kung kailangan yung mag-renew ng lisensya, kung kailangan yung lakadin o bayaran yung inyong mga amilyar, ayan, madalas nakakalimutan na ng mga tao ngayon yan. O kaya yung mga bills ninyo sa bahay, baka hindi pa kayo nakakabayad ng kuryente, kasi sa sobrang kabisihan nyo, akala nyo nabayaran na ng nanay nyo, hindi pa pala. So iba pa rin yung nagbibigay kayo ng oras sa mga tao na inyong kaharap. Paminsan-minsan, spend at least 1 hour pagkagising nyo, wag muna kayong bumangon. Umupo kayo, wag muna kayo humawak ng phone, kahit nakabangon na kayo. Kahit in silent, you can pray. Pagkatapos nun, isipin nyo yung mga kailangan nyong gawin after nyo makipag-usap sa Panginoon para ma-refresh kayo. Hindi yung pagising nyo, boom, 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 gawa agad. Punta dun, punta dito. Para naman, ma-recollect nyo ulit yung inyong sarili. Maisip nyo na, ah, due date yata ngayon ng ganito. Ah, para yatang hindi masyadong maganda yung pakiramdam ni mommy or ni daddy. Parang may problema yung kapatid ko. Parang iba siya ngayon. Para mas meron kayong time na mag-isip. Meron kayong time na mapansin yung mga bagay na hindi nyo na napapansin dahil busy kayo sa pagtatrabaho. It is always good to spend an alone time with yourself and the Lord para after nyo makipag-conversation sa Panginoon, pwede nyo pag-isipan ng mga bagay-bagay sa inyong buhay. Hindi nyo naman kailangan magplano ng 5 years from now, dapat ganito na yung mangyari. Kasi nga sabi ng Panginoon, let's live one day at a time. Yung malayo, huwag na muna natin masyadong kaisipin. Minsan nga, yung kahapon, nakalimutan na natin kung ano nangyari, di ba? Tapos magpaplano ka pa ng 5 years to 10 years ahead. Be in the now. Kung ano yung nangyayari ngayon, be present. Be there. Be reachable, lalo na sa iyong family. Kailangan nating binibigyan ng oras ang ating sarili para mabigyan din natin ng oras yung mga bagay na importante, lalo na yung mga taong mahal natin sa buhay. God bless us all.